So we are back again, guys. Welcome sa Realme Philippines. Guys, i-unbox ko yung pinakamalaking nagawa ko sa buhay ko. No, basically, ito na yung pinakamalaki. Okay, super laki na ito, guys, na i-unbox ko. Realme Philippines with Mitsubishi, partnership sila. Guys, malaki itong i-unbox ko. I-check natin yung bagong modelo ni Mitsubishi na kotse. Super excited ako dito, guys. Check natin. So guys, nandito na kami sa Mitsubishi Laguna, sa warehouse nila. Pero guys, holy crap, ang laki na itong box na to. Sipin yan, i-unbox ko yan. Realme with you. Ano kaya sa loob na ito? You know what? Kukuhanan ko to ng picture. Gamit yung street photography ng Realme GT Master Edition Voyager Gray. Guys, bubuksan na natin ito. Nakakapanghilabot kasi first time ko magbukas ng ganito kalaking box. Ready na kayo? Ready na. Woo! Mitsubishi Mirage G4 Titanium Gray. Guys, kung di nyo alam, meron akong old model na Mitsubishi Mirage G4 na kulay black. Ito yung bagong model nila. Mas aggressive yung grills, mas aggressive yung front niya. Sige, sa to, Realme. Ito yung box ko ngayon. Wow! So guys, ito na yung G4 Mirage Titanium Gray. Ang laki ng pinagbago dito. Kasi yung pinagbago nito, hindi lang maliit eh. Super laki talaga. Kasi ako din meron akong G4 na black. So nung nakita ko ito ngayon, mind-blowing. Check natin tong front. Ito yung may pinakamalaking pagbabago sa lahat. Yung front niya. Yung grill niya, yung sa fog light niya, mas naging aggressive. Meron siyang carbon fiber dito sa baba. Sa side panel niya, meron din nagbago. Mas naging gwapo pa yung lining niya. Nagka-wave yung dating ng kotse na to. Tapos dito din sa likod. Guys, ang laki ng pagbabago. Coming from someone na meron G4 din, di ba? So, holy crap. Ang laki ng pagbabago. Nakaagulat. Hindi ko expecto. Like, ibang klase Realme magpa-unbox ha. You know what? Tignan natin yung loob. So, guys, nakakilis entry to. Gagawin lang natin. Pipindutin lang natin siya. Open the door. And there you go. You know what? Check natin yung loob. Sure ko exciting to. So guys, nasa loob na tayo ng G4 Mirage. Ito yung piloto, okay? This where the magic happen. So first thing first na pinagbago yung nakita ko is yung infotainment niya, okay? Andito yung home button, phone button, back button, brightness, pati yung volume knob. Glass ito guys. Wow. Tapos matchy-matchy pa to ha. Kasi isipin nyo, Realme GT. Voyager Gray, tapos Titanium Gray na Mitsubishi Mirage G4. So, you know what? Start na natin siya, guys. So, yung button niya, dito yung start-stop engine. So, keyless din doon. Wow. Okay. Old model na nga yung G4 ko, guys. Kasi kung titignan nyo dito, bagong-bago lahat. So, meron na itong Apple CarPlay, Android Auto. So, pwede natin i-connect ngayon si Realme GT dito. So, setup natin. I-connect natin ito agad si Realme GT dito. So, andito pa yung mga picture na in-unbox natin. So, ngayon gagawin natin dito, settings, Bluetooth. Nakakonnect na pala tayo. Pinutin natin yan. Realme GT, nakakonnect na tayo. Napakadali, guys. Napakadali. Tapos, meron pa tayong USB port dito. USB port. Tapos, 12 volt. Guys, napakaganda. Like, ang linis. Ang cozy niya tignan. Tapos sa manibela pala guys, ang laki ng pinagbago niya dahil dito din. Yung leatherized, tapos may itim siya dito. Oh! Okay yung camera niya guys, first time ko ito nakita. Inano ko lang reverse ko. Napakalinis. Reverse camera, napakaganda ng quality. Kitang kita, malinaw siya. Pala tayo sa neutral, sa drive. Tapos balik tayo sa parking, then handbrake. Yung handbrake, tingnan natin. Okay, smooth. Ito yung pinagusto ko guys, handbrake, manual handbrake. O sa seat naman, ang daming space. Okay, ang daming space niya for someone na 6 flat yung height. So kaya mong maglagay dito ng 5 tao, adult size guys. Kasi ang ganda ng spacing niya. So guys, nakita natin lahat ng bago. Let's go, check natin ngayon yung ibang variant pa. So
So guys, nanggaling tayo sa titanium gray na Mirage G4. Now, tatalon tayo kay cool silver metallic na Mirage G4, guys. Like, matchy-matchy sila ng Realme 8. Now, ang cool silver metallic, all around siya. Alam niyo yun, malamig sa mata. So, tulad ng Realme 8, ibang lasa, guys. Excited na ako makita. Tagat-tag natin. Now, pag-uusapan natin yung mare na dito. Ito yung pinakagusto ko. And talagang pinagdasal ko noon, if ever na i-upgrade, papagandahin si Mirage G4, sana huwag galawin yung makina. Kasi ito yung pinakamaganda sa kotseng to. Super eco-friendly, mas lalo na pagdating sa consumption ng gasolina. So, check natin yung makina. There you go. So, guys, kitang-kita nyo dito, guys. Ito yung kinagandaan sa makinang to. 1.2 liter engine, 3-cylinder. So guys, pag bumiyahe ka nito, super tipid. Okay, may indicator siya doon na nag-e-eco siya. Tapos friendly, pagka nag-accelerate ka, fini-friendly niya na naka-ecosystem pa din siya. Ayun yung kinagandahan nun. Kasi guys, yung 500 pesos ko, kayang balikan Pampanga to airport. Dito sa coaching to guys, pagdating sa fuel consumption, tipid na kayo. Sulit na yung biyahe nyo. Comfort ride pa. Tapos maganda pa yung loob. Okay, yung transmission nito is CVT. So, super smooth driving. Okay, napakadaling gamitin. Hindi hassle. So, pang long driving talaga siya. Napakabilis mag-switch ng transmission dahil sa CVT transmission niya. Now guys, check natin yung isa pa. Excited ako dun. So guys, hindi pa tayo dito sa kabila. Okay. Now, let's talk about affordability. Let's talk about price, okay? Meron tayong Realme C series here. Pinaka-affordable na line ni Realme. So what we have here is the Realme C21Y. Okay? So eto guys, affordable to. Now, Mirage G4, the red metallic, affordable. Okay? Sa lahat ng kulay na na-review ko, eto yung pinaka-gusto ko. Never pa ako nagkapulang kotse. Stand out siya. Sobrang ganda. Budget-wise, nandun. Tulad ni Realme C21Y. Hindi ka magsisi. Pasukin natin yung loob para makita din natin yung loob nito. So guys, andito na tayo sa red metallic na Mirage G4. Okay. Guys, now let's talk about practicality. Now guys, 6-way adjustable seat. Palikod, pahagap, balik tayo sa likod para hindi masikip. Okay. Now, pwede kang humiga. Pwede mong palapitin sa manibela. Pwede mo siyang itaas. Pag di mo nakikita yun sa harap mo, pwede mong itaas. Ayun yung 6-way adjustable seat niya. Okay, now let's talk about everything inside the car when it comes to practicality. So, i-start yung kotse, guys. Now, let's say practicality. Okay. Pagdating sa infotainment, yung volume knob niya, naiikot mo na. Napakadali na. Hindi ka nahahanap pa ng pipindutin. We have the automatic climate control. Napakadali. Siya na mag-a-adjust. Basically, ito yung need mo sa isang kotse. Okay? We have a CVT transmission over here. Napakadaling i-adjust. The handbrake, the USB, the 12 volt. So, ito yung pinaka-need nyo sa isang kotse. Cup holder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron siyang 7 cup holder. So, pag nagka-copy ka, may tubig ka, kasyang-kasya, guys. Kasyang-kasya. Super practical na car, guys. To be honest, I really love it. Like I said, may place to sa puso ko kasi ito yung first car ko. Right now, what they're doing, super great talaga. Ang dami nilang binago, which is mas lalong naging mas madali siyang i-navigate. Isipin nyo yun, guys. Mas madali na yung infotainment system, mas madali na siyang i-drive, naka-CVT. Hindi nila binago yung engine kasi mas fuel efficiency. Malayo magagating mo, pang malapitan, pang malayuan, you name it, guys. This car is one of a kind sa totoo lang. By the way, guys, congrats nga pala sa nanalo ng Mitsubishi Mirage G4 sa pa-raffle ni Realme. So, ibang klase, guys. Thank you so much kay Realme. Nagpa-giveaway sila ng Mirage G4. And guys, masaya ba kayo sa biggest unboxing? Ibang klase, guys. Ibang klase talaga si Realme. Ginulat ako. So guys, that is it. Always put your seatbelt on. Thank you so much. Peace!